So, hi, this is Ivan, and this is our trial video na vlog na syempre sa panahon ng COVID-19 wala masyadong ginagawa. So, eto muna, mag-ano muna ako sa YouTube, subukan ko lang ulit. Kasi dati, meron akong parang ginagawang channel for cosplay. For now, this is one of my trial video vlogs. Kumbaga, episode 0 para doon sa channel ko. Okay? So, ang topic ng videos ko would be about cosplay, about crafting, about Japanese and English superheroes from live action series, cartoons, comics, movies, yun yung mga i-discuss natin dito. Toys, syempre. Depende na lang nga sa kung ano yung collection ko kasi medyo malawak yung collections ko. So, either Japanese DX toys na under ng Bandai, Puppy, or Nerf. Mga Nerf blasters. Yan, mga both melee saka range type na mga toys na under ng Nerf. Or hindi man Nerf, mga related. So, anyway, isa sa mga unang didiscuss ko ngayon is tungkol sa isang costume. Nako, patay tayo na to. Nagbukas ng TV katay ko. So, lipat tayo ng location. So, dito tayo ngayon sa may likod ng bahay namin kung saan napakaraming manok. Kasi at least medyo tahimik pa ng onti dito kukumpara doon sa tabi ng sala namin kung saan nanonood ng TV yung tatay ko. So, anyways, ito yung didiscuss mo. Some time ago, yung mga 2-3-4 years ago, meron akong kaibigan na nagbenta sa akin ng costume. Anong costume to? Pakita ko na lang sa inyo. Hindi kayo masyado mag-expect kasi yun, nakuha kong costume na to. Mura lang. Dalawang costume set siya, armor, na nakuha ko for 1,000 pesos lang. Hindi ko alam kung bakit niya binenta sa akin ng isang armor sa halagang 1,000 pesos. Pero based sa nakuha ko, reasonable price naman siya. So, ang costume na to ay ito. Yan. So, makikita niyo dyan, Decade, at saka si The End. So, yun yung dalawang costume na nakuha ko. Ang gumawa nito ay si Jason Tabuso na nagsisimula pa lang yung mga panahon na yun. So, syempre, bilang isang tokusatsu fan, saka naging masasabi natin apprentice, kumbaga, during that time. Todo sport up sa kanya. Tapos nung sinabi niya bebenta nga niya sa halagang 1K, sabi ko, sige, kunin ko.
tapos improve ko. Kaso, dahil sa naging hectic na schedule ko, maraming nagawa, hindi ko na nagawan na kasukasukin siya. So, since nagkaroon ng quarantine at saka sumobrang laki ng free time ko, balak kong gawin ngayon is buhayin ulit yung costume ko to. Sadly, yung lugar na kung saan ko siya tinago, which is sa labas ng bahay namin, sa bodega, sadly, yung asa ko pagkataon, binahayan siya ng daga. So, nagkaroon ng malakihang damage at the same time na dumihan siya. Pero, sabi ko, hindi ko hahayaan na hindi siya magamit. Hindi ko man siya maibalik bilang decade or the end. At least, gagawin ko na mapapakinabangan pa rin siya. So, Jason, kung napapanood mo to, sorry, hindi ko naalagaan ng mabuti itong costumes na to. Promise ko sa'yo na kahit hanggang ito ang kinasapitan niya, mapapakinabangan pa rin naman siya. Hindi ko man siya maibalik bilang decade or at saka the end. Gagawa ko ng paraan na kung saan mabubuhay pa rin yung costume. Hindi nga lang sa ganong klaseng katauhan. Bilang isang medyo napupunta na ako sa pagiging super villain na sa mga kino-cosplay ko, malamang magiging monster kong mga ito. Meron akong mga ano, yung mga balak gawing na super villain kasi isa na doon yung Super Sentai. Meron akong nagawa na isang helmet na mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng helmet na yun. Malamang hindi nyo masyadong kilala kung sino yung karakter na yon, pero lumabas siya nung panahon ko. Hindi ko nasasabihin kung kailan yung panahon ko kasi alam nyo naman, batang 80s, 90s ako. Pero gagawin ko, bubuhayin ko sila. Gagamitin ko yung base nila bilang structure para doon sa gagawin kong costume na armor. So, kaya sila nakabilad ngayon sa araw kasi yung ginawa ko, hinugasan ko sila. So, paano? Brush na parang nilabhang ko. Tubig na may Lysol, na may Sonrox. Tapos inanuhan ko sila ng binrush ko sila para at least matanggal yung dumi na nanikit sa kanya. Kasi ang tagal niya, almost 5 years yun eh, na hindi ko sila naasikaso. Tapos kaya makikita nyo nito, sobrang faded na nung picture ni Deke doon sa ulo niya. So gagawin ko, kakarnihin ko siya kumbaga. Tapos i-adjust ko yung size niya sa size ko. Kita nyo naman, no? Kaila sa inyo na ang katawan ko hindi pang small, hindi pang medium. Halos malapit na ako sa double XL eh.
XL pa rin naman. Hindi pa rin umaabot sa double XL. Pero siguro pagkatapos na ng COVID-19 na crisis sa lockdown na to, hahantong sa double XL. Kaya, mga kasama, samahan nyo ako sa pag-exercise, ha? Okay. So, kita nyo naman, pisne ko, masado ng bumibilog. Although, meron daw dimples. Uy, may dimples, oh. Okay, pero, yun nga. Ang gagawin ko, ayusin ko siya. I-adjust ko sa size ko. At saka, alisin ko yung mga details niya para pumalik sa basic structure niya. Although, meron kasi akong pattern na sinusundan para sa katawan ko, malamang dadagdagan ko pa siya. I-adjust ko pa siya para umayon doon sa pattern ng pangangatawan ko. Okay? So, wish me luck. So far, ito. Binibilad ko na yung mga costume sa araw bago ko karnihin. So medyo natutuyo na siya. Tapos ang gagawin ko dadalhin ko sa kwarto ko para at least medyo safe na siya ng onte. Lalagay ko na siya sa bagong sako bag kasi yung sako bag na pinaglalagyan niya tagtagda ng kagat ng daga at saka ng kung ano man. At least bagong lalagyan, nilinis ko na bago ko i-disassemble. So dito sa side na to, nakikita niyo yung ibang parts. Pinapaarawan ko pa, pinapatuyo ko pa para madali siyang dikitan mamaya. Medyo malinis na to na ano ko na. Papansin nyo yung sa details ng pintura. Siguro nagmamadali sila ito nung ginawa nila nung sa nagsisimula pa lang sila nito . Ito yung panahon na kung saan susubukan pa lang nila gumawa ng costume freehand. Wala pang pattern nito noon. Kita mo rin yung ano sa pintura, di ba? So although beginners pa lang sila, pero kita mo na yung detalye. So yan yung mga mamaya kasuhin ko, ayusin ko. So sa ngayon nakikita ninyo na kasya yung dalawang armors dito sa loob ng sako bag kasi yung parts niya at saka yung nagsusot sa kanya medyo payat. So sa ngayon ang gagawin ko is papasok ko na siya dito sa bagong sako bag. Alisin ko yung mga locks niya katulad ito, yung mga side release locks, mga zipper, ganyan, mga buttons, para ma-recycle ko siya. Palitan ko yung garter, alisin ko yung mga details niya, at ititira ko sa kanya yung base lang. So, kung ano man yung parts na matitira pa, siguro na sa tingin, pwede ko pa i-recycle, itatabi ko para magamit ko doon sa character na bubuuhin ko. Siyempre, magkakaroon din siya ng konting adjustments para magkasya siya sa pangangatawang ko. So, sa ngayon, dito na tayo sa loob ng kwarto ko. Dito ko ginagawa kasi yung mga costumes at saka mga props. Dahil medyo mainit na sa labas. So, ang ginawa ko ngayon is inisprayan ko muna nito yung Lysol ang ano. So, hindi tayo sponsored nito, ha. Inisprayan ko muna nito yung costume after siya matuyo. Although
naglagay na rin ako ng Lysol na yung parang disinfectant liquid na soap habang nililinis ko siya kanina, at saka ng Sonrox para mapasigurado na ligtas saka malinis talaga yung costume. Pinasok ko na muna ulit siya doon sa saco bag para bababad siya ng husto at saka madisinfection ng husto. Nisprayan ko ulit yung bag nasa loob na yung costumes. Another spray ng matagal-tagal, sarado, para at least nandun lang sa loob yung mismong amoy, saka yung fumes. At saka afterwards, sisimulan ko na siya na i-karnihin o kalasin. So, ito ngayon, hinihintay na lang natin. Ang bala ko kasi, after ko ibabad sa Lysol na spray disinfectant yung ano sa loob ng bag na to, yung sako bag na to, yung costume na kakaranihin ko o kakalasin ko, hintayin lang muna natin siya na siguro mga sa 2-3 oras bago ko sa kalasin. After nun, ipapattern ko na siya base sa kung anong meron ako na patterns na available. If not, hindi man siya applicable, i-adjust ko na lang yung size niya doon sa size ko. Tandaan nyo, yung nagsusot nito ay nasa small to medium ang body size niya, body build niya. Ako, bilang isang XL na malapit na maging double XL dahil sa panayang kain at saka parang konti lang ang exercise ko na nagagawa dito sa bahay, ibabase ko ngayon, malaki yung magiging adjustment sa nagagawin ko doon sa costume para maging kasing laki ko. Una dyan, papakita ko sa inyo kung paano ang gagawin kong adjustment sa kanya, kasi hindi lang basta-basta nagdadagdag ka lang sa gilid ng o kaya sa pinakahati ng costume. Kailangan din nating i-adjust yung ano niya, yung shape niya. Saan ka ba dapat gumagawa ng hati pag nag-a-adjust ka ng size ng costume? Lagi ba dapat tayong nagsisimula sa gilid? Or kailangan ba nating hatiin sa gitna ang isang costume? Mareriting ba natin yung shape ng costume doon sa ano, kapag na-adjust natin siya? Ano pa ba yung mga pwede nating gawin kapag nag-a-adjust tayo ng costume, lalo na armor ito? So, syempre, kailangan nating ibalik muna sa pinaka-base form niya, yung pinaka-skeletal structure ng costume, bago natin simulan yung adjustment. Kasi kung hindi natin siya idadalhin doon sa size na yon o doon sa sukat na yon, sa form na yon, hindi natin magagawa ng tama ang pag-a-adjust. Tandaan ninyo, kapag nag-a-adjust tayo, hindi lang yung details ang binabago natin, yung kabuuhan. Yung pinaka-base niya, yung dapat nating unahin. From the base, saka tayo mag-expand to the details.